daño te habrán hecho. Sé muy bien que es por despecho, que no confías en mí, inocente de ti. ¿Cuántos no te habrán mentido? ¿Cuántos no te habrán herido? Hijo, my love, anak ko, sabi nila talo na daw ang mama mo. Pero hindi. Hindi nila pwedeng talunin si Rebecca Linares Robles. Alisin mo yung marami mong kamay sa akin. Huwag mo akong hawakan. Nagkaganitong kalagayan ko dahil sa'yo. Dahil sa iyong pagkamuhi sa iba. Napakasama mo. Alam mo, may gagawin pa akong isang krimen. Sayang at hindi mo na ako matutulungan pa. Pero huwag kang mag-alala. Para patayin ang babaeng hampas lupa, kaya kong gawin ito kahit ako lang mag-isa. The Pillow Murderer. Anak, nakakatawa, hindi ba? The Pillow Murderer. Ay, ano kaya kung yan ay tatawag ko sa aking sarili? Paano na? Kailangan natin malaman kung saan siya dinala at anong gagawin natin para matulungan siya. Pero bakit? Bakit siya inaresto? Anong kasalanan niya? May ginawa siyang kalokohan, Mama. Si Isel ang pinakadelikadong tao at walang kinakatakutan. Lagi siyang napapatrobol. Anong gagawin natin ngayon, Mama? Anong gagawin natin? Sela. Ikaw pala. Hello. Magandang hapon. Kamusta na kayong lahat? Para sa'yo. Salamat. Salamat. Meron, mabuti. Meron kaming malaking problema ngayon. Meron kaming problema kay Isela. Anong nangyari sa kanya? Una sa lahat, pinaliwanag ni Mama ang katotohanan sa kanya. Marami siyang sinabing masasamang salita at binastos siya. Nagalit si Isela. Nakita ni Victor nang posasan siya ng mga pulis at sinakay siya sa patrol car. Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Alam ko. Alam kong kasalanan ni Isela. Yung totoo? Oo, alam ko. Alam mo? Opo. At alam ko rin kung sino ang nagpahuli sa kanya. Ang aking mama. Ang iyong mama? Lagi na lang ang iyong mama. Akala ko ba sinabi mo na hindi na siya makikialam pa sa buhay natin? Ang sabi mo, hindi mo siya hahayaan na gawin yun. Flora! Hindi, hindi. Ang babaeng yun ay habang buhay na magiging anino sa atin. Sandali. Pero bakit pinahuli ng mama mo si Isela Julio Alberto? Dahil pinagtangkaan yung patayin ng aking kapatid na si Efraim. Nagawa ni Isela yun? Paano nangyari yun? Oo, Ate Flor. Madalas sabihin ni Isela na maghihiganti siya kay Efraim. Paano mo nasabing pinagtangkaan niyang patayin? Binari niya ito. At dahil sa tama ng bala, ang kapatid ko ngayon ay parang wala ng silbi. Para na rin siyang patay. Merong akusasyon. Laban sa'yo. Kung saan binaril mo daw si Mr. Efrain Castillo Linares. Pinagtangkaan mo siyang patayin. Kasinungalingan yan! Paano ko siya babarilin na wala naman akong baril? Well, matutuklasan din natin yan. Miss, bakit mo ba siya gustong patayin? Sinabi ko na sa inyo na hindi ko ginawa yon. Bakit ko naman siya papatayin? Ikaw, ang alam ko kasi, nagde-date kayo ni Mr. Castillo Linares, pero meron kang relasyon sa kanya. Oh, pero hanggang dun lang yon. Sinungaling ka! Hindi ako naniniwala sa'yo dahil nagpunta ka dito para mag-file ang kaso laban sa kanya! Totoo yan! Naging magnobyo kami, pero hanggang dun lang yon. Isang araw, gusto niyang may mangyari sa amin. Tinanggihan ko siya kaagad. Nagalit siya ng gusto at sinuntok ako. Hanggang sa mawalan ako ng malay tao, attorney. At pagkatapos, ni-rape niya ako. Nabuntis ka ba niya? Oo. Dapat alam mo yan, di ba? Dahil nagpunta ka sa ospital, kung saan ako dinala dahil nakunan ako. Nahirapan ako.
Ilang buwan pa lang pinagbubuntis ko. Bakit? Ayaw mo pa bang magkaanak ka? Hindi yun ang importante sa ngayon. Ang totoo, nagdusa ako sa pagkalaglag ng bata dahil sa kagagawa ni Mr. Castillo Linares. Tinulak niya ako mula sa itaas ng hagdan ng kanilang bahay. Ang talagang gusto niyang mangyari ay patayin ako. Meron bang testigo doon? Meron. Ang mama ni Mr. Castillo Linares na marahil ay kilala niyo sa pagiging baliw na babae. At ang kapatid niya na parating ng mga sandaling nahulog ako. Yun lang yun. Siguro sa sobrang galit mo, sinugod mo siya doon dahil sa ginawa niya sa'yo. At yun ang dahil niya kung bakit nakita ka namin doon sa kanilang bahay. Totoo ba yun? Totoo! Alam nga naman na nahimik lamang ako. Napagalaman namin na yung baril ay nawawala sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. At sigurado ako na kinuha mo ang baril dahil lahat ng iyong fingerprints ay nakita sa buong closet kung saan nakatago ang baril. Kaya kung maaari lang sana, huwag ka nang magsinungaling pa. Magsabi ka ng katotohanan lang. Kung hindi, mag-i-issue ako ng search warrant para halugugin ang buong bahay nyo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Sabihin mo na sa akin ngayon din kung nasan yung baril. Hindi makakabuti sa'yo kung patuloy ka magsisinungaling. Naiintindihan mo ako? Tinapon ko dun sa ilog. Malapit sa bahay ng duwag na yon. Yung duwag na umabuso sa akin. Dapat niyo ikinonsidera yon. Ginahasaan niya ako! Binaboy niya ako! At hindi lang yon. Idinulak niya ako sa hagdanan ng kanilang bahay! Yun nga lang ang namatay. Ang kawawang baby ko. Inabuso siya ng kapatid ko kaya siya nagigante. At ito ang naging resulta. Oh, Diyos ko. Hindi ko malang napansin ang mga bagay na yun. Kung gaano kasaklap, kung gaano pagdadalamhati na naranasan ng mga anak ko ng dahil sa akin. Hindi, Mama. Huwag mo sabihin yan. Hindi ikaw may kasalanan. Nangyayari ito dahil ang mga kapatid kong sina Isela at Rodrigo ang gumagawa ng kanilang problema. Marami nang seryosong nangyari. Ba't walang nangyaring ganun kay Ate Florcita at sa akin? Kasi malaki ang pagkakaiba ng pag-iisip namin. At isa pa, ang iyong mama at ang iyong kapatid, ang dapat sisihin dahil wala silang ginawa kundi makasira ng buhay ng iba. Kung ganun, hindi pwedeng umupo at magkwentuhan na lang tayo. Kailangan malaman natin kung paano matutulungan si Isela. Tama. Dahil sa mga nangyari, hindi ko akalain na magpunta nga si mama sa pulis at ipahuli niya si Isela. Ang mabuti natin gawin ngayon, puntahan natin siya doon para makasiguro. Oo, yun din ang naisip ko, Julio Alberto. Opo. Halina kayo. Hindi, Flor. Hindi mo kailangang sumama. Ano? Nagpapagaling ka pa. Dapat ka magpahinga. Basta tatawagan ka na lang namin. Okay? Tayo na po. Tayo na.